So yun nga mga katokano, ang dami nating maging mga inquiries tungkol dun sa ating Peking duck na dress, yung meat. So ang gagawin natin ngayon mga katoka, magsasangla tayo ng cellphone para meron tayong maging puhunan. So samahan nyo kami, magsasangla tayo ng cellphone. Eto mga katoka, hindi na po yata natin kailangan magsangla ng cellphone, kasi una sa lahat, yung cellphone isasangla natin eh, hanapin pa natin mamaya sana sa jeep. Pero mukhang hindi na kailangan, dahil si Madam Toka ay pinaubaya na sa atin ang ating puhunan. Mga katoka, tignan nyo naman oh. Kung inaasahan yung isasama talaga namin kayo sa pagsasangla ng cellphone, well, maswerte kami at pumasok na yung mga reservations para sa mga Peking duck meat at pati na rin yung mga bayad sa mga seho na naibenta natin nung mga nakarang araw. Kaya, eto, baguhin naman natin ang ruta natin ng konti. Yun naman, nung mga nakarang araw, eh, naging busy tayo sa ating poultry business at dun nga sa inaloko na dress na apan Peking duck. Kaya relax muna, good time naman tayo dito. Punta tayo sa isang paraiso, kasama natin ang mga duwende at mga engkanto. Magsasayawan, magkakantahan, mag-iinuman sa ilalim ng bilog ng buwan. Kasama rin natin ang mga tikbalang manananggal at saka manggugulam. Si paring kapre ang siyang mahala. Dito. Ganito pala dito. Daming tao. Busy lahat. Layo ng Casillas dito. Dulo-dulo. Eto na guys. Tignan nyo naman yung akin oh. The cravings is real. Wow. Why yours is so big? Big yes, na big. Yes, even ng tempura. May naiinggit. Ano sa kanya? Wow, province na province. Thank you so much. Where is the... Sarap. Ano to? The tempura sauce. Is this one? Thank you. Ito guys, walang pa yung pwesto eh. Pero gusto ko kayong, isama dito sa aming lunch. Lunch tayo. Yun yung mga katoka, kanina na-mention ko sa inyo, province food or province life. Kasi alam niyo po, yung Japanese cuisine, specifically yung mga kinakain ko ngayon, yung kinakain namin ngayon, particularly yung mga sushi ito. Yung mga sushi na ito, these are actually all province food or sa probinsya nag-originate. Binawa, sa Goya, etc. So, kung napapansin nyo po, well, sasabihin ko na, ako po talaga, or kami po talaga ng mag-asawa, ay fanatic din kami ng mga fast food, pero pag talagang kain kong kain, Japanese is one of our, is one on our top list ng mga pagkain. Pagkain namin. It's healthy. Hindi masyadong heavy, but then napaka-nutritious, tsaka napaka parang sophisticated yung pagkain Japanese mo lang. Ito ay tawag ito? Udon. So parang ang katumbas nito ay ano? Parang ang katumbas nito ay lomi o ano?
Yan guys, oh. Tingnan nyo naman guys yung aking bento ba tawag dito sa ano? Bento. Bento meal ko. Meron ako ditong mga side dish, mga pickles, or yung mga binuro. Tapos itong sushi, yung mga tempura. Talagang, ewan ko na lang kung humirit ka pa. Dessert, talagang hahanapin mong dessert. Isang trivia lang, ang sushi ay originally hindi naman talaga ganyan daw. Hindi naman daw ganyan talaga ang itsura ng sushi. Kapareha lang daw yan ng ating yun sa Pampanga, kung pamilyar kayo mga katawa dun sa burong panin sa isda. Hanggang sa kung anong dynasty or era yun, ginawa nilang ang sushi ay maging kagaya ng kinakain natin ngayon. Wasabi. Wow. Do you have this? Eto na, tatayin na natin yung mga main event ng mga katuka. Ito ay mackerel horse, ano, basta mackerel, ano bang tulingan Tagalog. Sokso natin konti. Yummy. Ilaw daw eh. Ito naman ang hipon o yung ebi sushi. Pag nagdidip ka ng sushi, dapat onti lang yung toyo. Kasi gusto mong lasahan dun yung isda, yung nasa sushi. Best na lang, subo lakad. Huwag kagatin sa pizza. Ang love. Mas kailangan mong isubo lahat. Huwag mo onti-onti in. Isa rin paraan kung paano ka din. Hindi naman talaga kailangan mag-chopstick lang. Kamay, kasi yung mga Japanese kinalap nila. So, chopstick lang or kamay. Nagamit ng fork or knife or something. Hindi natin ang wasabi. Uy! Ang dami ko pang rice. Yung isang yun ay tinatawag na maguro. Maguro sushi is parang ano, pataas na klase ng tuna yun sa Japan. Called maguro. And eto na tayo sa isa sa pinakapaborito kong sushi. Siyempre yung pink salmon. It's what you call pink salmon sushi. Ayan na. Wasabi. No, mali. Ano yan? Yung piso ilang ko yun. Ano lasa? Palangsa? Gagang gata. Kasi mga katuka, hindi ako masyadong panatiko ng ano eh. Yung mga ba yan, yung pipicturan muna yung food, yung pipicturan muna yung pagkain bago kainin. Pero minsan hindi ko rin mapigilan yung sarili ko para pag ano, naaalala ko. Kaya ako pipicturan. Pero this time eto, kakain tayo guys, mga katuka. Samahan nyo kami ni Mrs. Ito po ang aking misis.
Yan, busy-busy siya sa kanyang food porn. Ang kagutom na. At siguro isang bagay na natutuwa ako bakit sa Japanese, food, ay marami silang mga, yung mga binuro, pickled, tapos, basta gulay or isda. Yung mga gulay na minsan hindi mo maiisip na nabuburo, tulad nito, okra. Tunurong okra, sa carrots, sama niya carrots, tapos may ito kasi mga katuwa, isa sa mga paborito kong magkain. Yung hilaw, mahilig po talaga ako sa mga hilaw, mga sushi, lalo na yung mga sashimi yan. Ito, kunahin natin ha. Ano kaya ito naman? Sushi na pagkakagat mo o pagkalagay mo sa bibig mo parang natutunaw. Na may lasang gatas na yun na guys, tignan nyo naman oh. clean as white so heavy yun, matindi-tinding laban yun, and gusto ko sanang magpasalamat sa inyo sa pagsama sa amin, sa aming tanghalian. At sana may nakulot kayo kahit paano history about sa yun nga, sa Japanese food. Egg. Well, anyway, thank you. And nga pala guys, gusto kong pasalamatan yung maraming nag-subscribe at maraming nagko-comment sa ating mga ginagawang videos. At dun sa mga napadaan lang dyan, baka naman pwedeng mag-subscribe na rin po kayo. Hit that bell icon para maging updated kayo sa mga activities and sa mga agricultural stuff na ginagawa natin. The Container Hardinero, salamat po sa inyo and see you sa ating next vlog. Bye guys!